Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng lingkod ng Panginoon. Kayo po ba ay nagagalak sa araw nito upang magbigay muli ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay? Lahat nga po ng lingkod ng Panginoon ay magsabi ng Amen. At lahat ng lingkod ng Panginoon nagagalak, nasisiyahan sa araw nito ay maaari na pong tumayo upang simulan po ang ating pananambahan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! At magbigay po tayo ng ngiti sa bawat kapatira na sa ating tabi, sa ating likod, sa ating kaliwat kanan, sa ating harap, sa mga kabataan, sa mga bata na nandyan sa ating harapan, tayo po ay magbigay ng kasiyahan sa kanilang lahat. Babasa po ako ng salita ng Diyos sa Awit 145 verse 1-3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan, magpakailanman ang pagpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilain mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila ang mga gawa. Ang gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasalaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ganon po ba tayo ang isang Kristiyano na tayo ay magbibigay ng papuri? Ipagmamalaki natin ang mga gawa ng ating Panginoon. Ipagmamalaki natin kung gaano siya kadakila sa ating buhay. Ipagmamalaki natin na kung gaano siya karapat dapat na pasalamatan, bigyang papuri at pagsamba sa ating buhay. Amen po ba? Kaya tayo ay wag mahihiyang magbigay ng awit. Kumanta tayo. Isayaw natin para sa Panginoon, ipalakpak natin ang ating mga kamay, isigaw natin ang kanyang pangalan dahil yan ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay mag-aalay ng papuri at pagsamba sa araw nito at sa araw-araw na likha ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Tayo po'y manalangin, Panginoon, tunay kang dakila at karapat-dapat kang bigyan ng pagpuri at pagsamba. Tunay, Lord God, na Ikaw ang Diyos na buhay, walang makakahigit at walang makakapantay sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat sa patuloy mong biyaya, sa pagpapala sa aming buhay, sa aming mga ginagawa, Lord God, sa aming trabaho, sa aming pamilya. Salamat sa kalakasan, Lord God, na kami ay nagiging matatag. Kami, Panginoon, ay nagiging malakas, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng bigat, sa pangapasanin, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God. Hindi ka, Panginoon, hindi namin nararanasan, Lord God, na maghirap. Hindi namin nararanasan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay parang isang lingkod, Panginoon, na nawala, Panginoon, sa feeling mo. Bagkus lalo pa kami, Panginoon, nananalangin, umaasa, Panginoon, luluhod sa iyo, Panginoon, na kami, Lord God, ay mas lalong mapalapit sa iyo, Lord God. Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, ang ninanais naming maramdaman, Panginoon, sa araw-araw. Kaya tulungan mo ang bawat isa na mas lalong mapalapit sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mas lalo pang makilala ka, Lord God, kung gaano ka naging mabuting Diyos sa aming buhay. Mula sa aming paggising, mula sa aming pagkain, mula sa aming ginagawa, Panginoon, tunay kang naging tapat, Lord God, sa buhay namin. Hanggang sa aming pagtulog at sa muling pagkagising, Lord God, kami, Panginoon, ay masaya, kami, Panginoon, ay may payapa, kami, Panginoon, ay nagagalak, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay sa aming buhay, Lord God. Lord, kayo po, Panginoon, ang makita, kayo, Panginoon, ang manguna, ikaw ang maitaas sa araw nito. Ikaw ang madakila, Panginoon, malulalhati, Panginoon, sa araw nito. Gamitin mo ang bawat isa, ang aming mga talento, ang aming mga kakayahan, Panginoon, pag-awit, pagbibigay ng iyong salita, at kung ano man, Panginoon, yung service yung binibigay namin, ito ay para sa iyo lamang, Lord God. Hindi para sa aming katabi, hindi para sa mga taong nasa paligid namin, kundi para lamang sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo ang bawat isa, Lord God, patuloy kaming mananampalataya at magtitiwala sa iyo, Lord God. Ano man ang pagdadaanan namin, Panginoon, ito ay kalulugod mo. Ano man ang plano mo, Panginoon, ito ang maghahari at ito ang mangyayari, Panginoon, sa buhay namin. Dahil hawak mo ang aming buhay, ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng kung ano yung mas maganda, mas best, Panginoon, na mangyayari sa aming buhay, Lord God. Kung ang dalangin namin, Panginoon, ay ito lang, mas higit pa,
Panginoon, yung ibibigay mo para sa amin. Kung gusto mo maging successful kaming lahat, mangyayari, Panginoon, yung kung kami ay matuloy na magtitiwala, mananampalataya sa Diyos na aming Panginoon at Diyos na buhay, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa, ganun na rin sa mga wala pa dito, Panginoon, ikaw, Lord God, ang mag-ingat sa kanilang lahat. At sa pananambahang ito, presensya mo lamang ang aming maramdaman. Walang antok, walang bagot, walang kabiguan, kundi punong-puno ng pag-asa, pagmamahal, kapayapaan ng buhay, Panginoon, ng mga lingkod mo sa piling mo. Sa iyo ang papuri, pagsamba, in Jesus' name. Amen. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon, tayo ay umawit ng pagsamba, papuri sa ating Diyos, dahil karapat-dapat siyang itaas sa araw nito at itaas sa ating buhay. Hallelujah! Jesus, tunay kang dakila! Sumasamong punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa.
walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, magpakailanman. Hallelujah! Lahat ng papuri at lahat ng pagsamba, tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah.
Karapat-dapat kang bigyan ng papuri. Karapat-dapat na sa iyo ang lahat ng buhay sa mundong ito, Panginoon. Pagkailan
dapat, Panginoon, tunay kang dakila sa buhay namin. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po tayong lahat tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po tayong Biblia, pakibukas po ito sa Hebrews 4 verse 12. Uulitin ko po, Hebrews 4 verse 12. Verse 12, "For the word of God is active, is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Maari na po tayong umupo. Maraming salamat, May, sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Isa pong karangalan muling makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Alam ko po na at hindi rin lingid sa inyong kalaman, ngayong buwan po ay sineselebrate. We celebrate the Bible Month. Nung nakaraan nga, hindi ako nakapunta. Nag-invite yung CPMA. Hindi kami nakapunta parehas. Kasi nagbigay nga ng Bible dun sa barangay at saka dun sa City Hall. Nakita ko dun sa group namin, parang konti lang din yung nakapunta. Dahil Monday, flag ceremony. Pero sabi ko nga siguro, baka next, sa susunod, baka makasama ako. Salamat sa Panginoon, no? Dahil alam naman natin na hindi lang naman tuwing January, first month of the year natin, nasa puso natin yung Bible. Amen? Sige po, naiyan ko ang lahat na yumuko. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataong ito na muli kami ay magkatipon sa inyong pangalan. Kami ay magkaroon ng fellowship, bonding sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa buong sanlinggo na sinamahan mo kami sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, o sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na aming inasikaso, Lord, at pinroseso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na sinusustain mo everyday sa amin, yung hininga na walang hanggan, Panginoon, na lagi mo sa aming binibigay. Salamat po sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Kami man, Panginoon, ay dumaras ng mga pagsubok, kalungkutan, kagalakan, at mga katagumpayan, Panginoon, ay naroroon ka at hindi ka nawawala sa buhay namin. Salamat ka sa mga pagkakataon din na nagkakaranas kami ng problema, pero Panginoon, nandiyan ka, kami ay lagi mong sinasamahan. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko nga, sa araw na ito, sa mga oras ito, samahan mo kami. Ikaw agad ang patuloy na maging sentro ng gawain ito. Itago mo ang iyong lingkod sa inyong likuran at ikaw ang maging kahayagan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang salita mo lamang, Panginoon, ang magsisilbing tanglaw, Panginoon, para sa aming daraanan, sa aming buhay, Panginoon, bilang isang inyong lingkod, bilang isang Kristiyano. Salamat, God. Patuloy ka naming tinataas at dalangin ko na ang aming mga isipan, ang aming mga puso ay patuloy na makapokus sa inyo, Panginoon. Alisin mo nga ang mga lahat ng disturbances, all the disturbances right now, Panginoon, ay ito ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbigay sa amin ng focus. Wala kaming ibang isipin sa mga oras ito kundi ikaw. Ang salita mo ay magtumimo sa aming puso't isipan at ito'y tumubo sa matabang lupa, mamunga ng marami. Salamat. Ikaw ang aming tinataas. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Kung po tayo ay may mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan. Si Pastor kasi, high-tech na, laptop siya. Ako kasi, iPad pa rin, intermediate pad, bond paper. Hindi ako sanay. Last time, nung nandun po yung church natin sa nasunog to, way back 2018, ako yung naka-assign. Buhay pa si Ate Bing. Pastora Bing, buhay pa. Sinubukan ko na yung word ilagay ko sa cellphone. Kaya lang, nung time ko na ayaw mag-open, medyo pinapawisan na ako. May dead air na. Sabi ko, ano ba to? Kaya naging ano sa akin yun. Sabi ko, ayoko na, mag-hard copy na lang ako. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi naman kasi ako masyadong sa mga gadget. Pero salamat dahil kahit papano yung technology nakakatulong. Sabi ito, no, babasahin ko sa Tagalog yung binasa ni Mai. Ang title po ng ating message ngayon is all about the word of life. Amen? The word of life. Naalala ko yung
isa naming kakilala, nakasama naming pastor dyan sa Floodway. Ang pangalan noon ng church nila, Word of Life. Nasa tabi lang sila, along the way lang sila dyan sa Anak Pawis. Dito sa kalsada, pagbaba mo doon na yung church. Tapos later on, naging Word of Light. Okay. Sabi po doon, sa mga Hebreo 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. Nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen? Kaya, bilang paggunita, as we celebrate the Bible Month, from the first Sunday hanggang ngayon sa fourth Sunday, wala tayong ibang pinag-usapan kundi tungkol dun sa Word of God, tungkol dun sa salita ng Diyos, tungkol sa the Word of Life. The Word of God, the Word of Life, the Bible, no? Sabi doon, yung ibang mga Bible scholars, sila ay naniniwala na nung sinulat ang Bible ay hati-hati kasi ang mga opinion ng mga tao, ng mga scholars, ng mga dati, yung mga nauna sa atin tungkol sa Bible. Minsan sinasabi nila may misinterpretation, minsan may kulang, mayroon daw dapat dinagdag, kaya nagkaroon nga ng kung sa Bible ng Catholic meron silang deuterocanonico, meron silang sa pagitan ng old and new. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, marami naman pong na naging part sa atin ng Bible. Nagkaroon ng iba't ibang translation, pero nanggaling sa King James Version, no? Doon talaga yung unang Bible na napakalalim ng Tagalog. Kung ikaw ay mahilig sa wikang Pilipino, ma-appreciate mo yung King James Version. Ganun din sa mga mahihilig sa English literature, malalalim po yung ginamit. Pero ano pa man po yun, sa panahon natin, time goes by, sa paglipas ng mga panahon, talagang ang Bible ay na-develop. Nung panahon noon, hindi pa masyado ang social media, kung familiar kayo sa Flying House at saka doon sa Superbook, ewan ko kung inabot nyo yun, kasi kabataan namin, yun yung pinapanood namin, black and white pa yung TV. Nakikinood pa kami dyan. Kasi noon, sa Duat Extension, isa lang may TV dyan, yung kabargada namin, kalaro namin, kasi tatay niya nasa abroad. Nakikinood kami doon. Nanonood kami ng mga movie doon. Ngayon, nandun kami sa Pineda, meron na rin Superbook, tsaka Flying House. Ang pinoportray po doon, yung The Book of Life, yung Bible, yung story, mga story sa Bible. Kaya kapag nakapanood ka nun, parang dinala ka dun sa past nung story. Ngayon sa panahon natin, marami ng translation. May mga lumabas na iba't different kinds of translation sa Bible. Yung pinaka-modern po ngayon, yung Pinoy version na naging controversial. Lalo na dun sa mga oldies, sa mga young of heart, sa mga young gun, sa mga lalaking, mga nauna pa sa atin, mga kalalakihan. Again sila kasi Taglish, medyo ginamitan ng mga millennial words. Ang di ko nga makakalimutan doon, yung nung nabuhay si Jesus, tapos nakita siya ni Mary. Umiyak kasi si Mary doon sa part sa Matthew yun eh. Tapos sabi ni Jesus, yung term doon, Miss, bakit ka umiiyak? Yun yung term eh, terminal Miss. Diba? Nakakatuwa eh, pag sa mga youth, sa mga hindi sanay, lalo sa mga nanay, mga katatayan nun, parang sinabi pa ni Jesus yun, Miss? Yun yung translation sa kanila. Pero doon kasi ginang eh. Pero maraming translation, pero para sinimplify. Pero, kaya nga po ngayon sa panahon natin, maraming iba-ibang translation. Pero ang bottom line, kung ano po yung mas naging effective sa'yo, kung saan ka nadala nung pagbabasa mo, importante kasi doon yung paano mo nagkaroon ng impact sa'yo yung Bible. Hindi naman mahalaga kung anong interpretation. Sabi nga nung isang blogger, kung hindi ka sanay sa Pinoy, di mag King James ka, wala namang karapatan mo yun, kalayaan mo yun. But ang importante doon, yung Bible ay na-apply mo, naisa sa buhay natin. Kaya po, ang Biblia po, meron pong iba't ibang
bahagi ito na nakakatulong, nagiging meaning sa buhay natin. Na bakit sa hinalintulad doon sa ano, sa espada, sa sword na magkakabilaan ng talim. Bakit? Malaman natin. Sabi doon, una doon, point number one, the living word. The word of life or the Bible, the word of God is a living word. Nabubuhay, nananatiling buhay. Sabi nga doon, sa English, for the word of God is alive and active. Alive and active. Buhay. Bakit po? Sharper than any double. Mas matalas pa sa alinmang tabak. Kasi bakit? Pag nagbasa ka kasi ng Bible, sabi ko nga kanina, kung nanonood ka nung araw nung superbook, kasi nga pinoportray doon yung Bible, parang andinala sa past. Parang na-imagine mo, yung dalawang bata doon na dinadala sila doon sa different story, nandoon ka. Ganun yung ginawa para mas maintindihan ng mga bata, sinimplify yung Bible. Ngayon, sa panahon natin, naniniwala po ba tayo na ang Bible ay nananatiling buhay? Amen? Parang hindi tayo nag-breakfast, ha? Amen? Nananatili po bang buhay ang Bible, ang Word of God? Amen? Diba? Nananatiling buhay. Bakit? Pag nagbasa ka kasi ng Bible, may impact sa'yo. May impact sa'yo yan. Lalo na, meron kang, may problema ka. Ngayon, nabasa mo, nagkaroon ng... O nga naman, kailangan, pag meron akong pagsubok, kailangan kong labanan, kailangan kong lagpasan. Sabi sa James, di ba? Sa chapter 1, na kapag ikaw ay binigyan ng pagsubok, bibigyan ka ng Panginoon ng reward kapag yun ay napagtagumpayan mo. Yung tukso, anything. Kanina nga, yung ating message sa devotion is all talking about sa mga pagsubok, yung mga, di ba, yung mga temptation, yung mga humaadlang bilang isang lingkod ng Diyos o Kristiyano. Kaya po, ang Bible, kapag binabasa natin, may impact yan. Lalo na, pag binasa mo yung The Heart of Bible, yung sa John 3:16, may impact. Parang yung binabasa mo, may nagnanarate sa inyo. Sino pa rito nagkaroon na ng audio Bible? Kasi yung kaibigan kong pastor, binigyan ako. Kung ikaw ay hindi ka matyagang magbasa, makinig ka na lang, piplay mo na lang. Magbabasa siya. Ang ganda pa ng pagkakaportray ng salita. Para kang nakikinig nung DCRH nung araw, yung mga teleradyo, kung naabutan nyo yun. Talagang may tono. Talagang may portray na mararamdaman mo yung impact na ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay. Nananatili na merong impact sa buhay ng mga tao. Sabi doon, ang salita ng Diyos ay tumatagos daw sa kasukasuan, sa ating buto, naghihiwalay sa kaluluwa at espiritu. Kasi po, talagang masakit eh. Kaya nga po maraming hindi na nagpapatuloy sa ministry kasi tinamaan, nasaktan, na-rebuke. Pagaya niyan, yung sa Romans chapter 12 verse 1 pa lang, yung mga nandito sa music ministry, tinamaan, nasaktan. Kasi ang salita ng Diyos, buhay eh. May ginagawang kalokohan. Sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable, and pleasing to God. Sabi doon, paano mo mapipilis si God? May ginagawa kang, di ba? Hindi lang naman yung nandito sa music mean. Lahat sa atin, everyone sa atin, talagang kasama tayo doon, kasali tayo doon. Kaya, number one doon, the Bible defines us. Number one doon, it's not a static collection of words. It is a living, breathing entity that speak to us across time and space. Diba? Hindi po siya yung kagaya ng mga dictionary, encyclopedia, naka-collection ka. Yung mga mahilig magbasa ng libro, mga pocketbook. Nung araw, yung mga ate ko, ang hilig sa pocketbook. Mga love story na binabasa, dalawang sako. It's comics, nung araw, yan eh. Comics, funny comics, kung naabutan nyo na yan. Yung mga, yeah, may mga dyaryo pa nga, nalalaki, Manila Bulletin, etc. Ngayon, parang wala na masyadong tabloid. Pero ang Bible po kasi iba. Hindi po siya yung mga kagaya lang ng typical na libro. Pagkos siya po ay mayroong buhay. Amen? Sabi nga, the book of life, the word of life, may buhay ang Biblia. Kaya po pag binabasa mo,
may nababago sa buhay mo kapag in-apply mo. Sa likod po ng Biblia, meron itong transcription, merong mga, halimbawa may mga Greek doon sa baba, merong translation para mas maintindihan natin, mas maunawaan. Meron din siyang index, makikita natin kung ano yung mga kailangan natin pag in times of trouble, may mga time na tayo ay nasasaktan, may nararanasan tayo sa buhay natin. Kaya ang Bible po, dinidefine ito, no? Ang isang definition dito, yung pagiging buhay niya, hindi lang siya basta-basta na libro natin nung araw na nilagay mo sa cabinet, hindi mo na nga binabasa hanggang ngayon, nandoon lang. Pero ang Bible na natiling buhay. Sabi doon, nagsasalita siya hanggang ngayon, from the past. Diba? Kasi kung noon nakakapanood yung mga nakanood ng Flying House Superbook, dadaling ka sa past, across the time. Nung time noon sa time ngayon. Kaya ganun po ka hiwaga ang Bible. May iba nagsasabi, nabanggit ko kanina, sabi ng mga scholars, may mga wrong interpretation based sa kanilang mga kuro-kuro, pero wala naman talagang 101% na nakapagsabi. At hindi rin naman nila talaga mabali yung salitaan ng Diyos. Pangalawa po doon, it is not merely ink on paper. It is a transformative force that has the power to shape and renew our lives. Amen? Hindi lang sa kung hindi siya kagaya nung mga kinokoleksyon lang na libro, may punta ka ng printing press, ipiprint, ito po ay hindi lang basta sinulat. Yun po ay may wisdom galing sa Lord, sa Diyos, bago sinulat ng mga nauna sa ating apostol, mga nauna sa ating lingkod ng Diyos. At ang ito po ang maganda rito, yung word na transformative force, no, na ikaw na ang Bible ay makapakapangyarihan para baguhin ka. Amen. Alam nyo, hindi naman tayo kayang baguhin ng magulang natin ng tatay mo, ng nanay mo, ng kaibigan mo, ng best friend mo, ng pastor o ng nino man. Walang ibang makakapagbabago sa atin kundi ang Lord, ang Diyos, ang Word of God. Ang buhay na to na ating tinatamasa, walang ibang makakapagbago niyan kundi yung nabasa mo. Amen. Sa atin na may different profession, hindi ka naman makakarating sa profession mo kung hindi ka nagbasa nung araw . Amen. Hindi mo mararating yung kapatid . Ako, wala akong alam kung hindi rin ako nagbasa. Ibig sabihin, yung impact ng binasa mo, ganun po kalaki yun. Lalo na ngayon, internet-based na tayo na may mga PDF, mapakadaling mag-search. Nung araw, pupunta ka pang library. Pero ang Word of God, pag binasa mo, nagsisink in. Talagang maiiyak ka. Di ba? Minsan, sabi mo, Lord, bakit hindi ko nararanasan na yung pagkilos mo? Kasi, sabi sa John 15:7, pag ikaw ay nanatili, mananatili din ako sa iyo. Kaso hindi ka naman nananatili, paalis-alis ka. Kaya may mga prayer minsan na hindi in-answered. Amen? Kaya, sinishape tayo ng Word of God. Nire-renew niya yung buhay mo, kapatid. Dati kang makasalanan, babaguhin ka ng Panginoon. Ganyan po ang definition ng Bible. Yun po ang kailangan ng isang tao. Marami kasing tao ngayon pupunta lang sa iba-ibang religious group dahil niyaya lang. Pero deep inside in his heart or in her heart, hindi naman talaga siya, hindi niya naiintindihan. Basta ang alam ko lang, nagsisimba ko, naging tradisyon, ginagawa ko yung ginagawa sa simbahan. Pero deep inside in his heart, hindi niya talaga naiintindihan ang Bible. Amen? Hindi talaga sa kanya, hindi niya nabasa, hindi niya tinuklas. Kaya nga nung time ni Paul, talagang ang mga tao noon ay ganun sila kasabik sa salita ng Diyos. Nung time na si Paul ay nasa Corinth, nasa Philippians, ganun sila kasabik sa Word of God. Araw at gabi, talagang inaaral nila. Tayo kaya, kamusta? Mas lamang yung travel, yung pagra-rides, pagpupunta kung saan-saan, o laging more on celebrating ourselves, entertaining our friends, pero kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? May time ka pa ba magbasa?
Baka pwede pang humabol, mag-Genesis tayo hanggang December pa naman, matapos natin Revelation. Sa amin, ako lang mag-isa ata, yung anak ko hindi na uli sumali. Siguro parang, kasi nga, hard copy eh. Sabi ko nga, kung hindi ka makapag-hard copy, may PDF. Amen! Kaya po, ngayon pong dahil ini-engage natin yung mga pahina sa Bible, kailangan po, ito ang huwag natin kalimutan. Yung ma-approach natin yung Word of God para po yung ating puso at isipan ay maintindihan po natin yung nature ng Word of God. Kailangan, every time na nagbabasa ka, iniintindi mo rin. Amen? Kaya po sa atin, sabi ko nga kanina, sa profession mo, wala ka naman dyan, wala naman tayo rito kung hindi mo naman inintindi yung profession. Hindi ka magiging effective. Hindi mo maiintindihan na, teacher pala ako, dapat pala. Pag nagturo ako sa klase, naiintindihan na estudyante ko, di ba? Pero kasi kung hindi na natuto yung estudyante, may question. Isang beses nga, sa exam nila may, lahat bagsak sa mat, walang pumasa. Sabi ko, may mga nagreklamong magulang doon sa group chat. Sabi nila, yung teacher daw, ganyan. Sa bagay, sa aking palagay, problema yung teacher. Ang hihirap ng tinuturo, tapos hindi masyadong naipaliwanag. Para kung ganun. Kagaya na lang sa mga bagay na gusto nating gawin, hindi mo naman yan ma-approach eh kung, di ba, hindi mo masyadong inintindi at wala naman sa'yo nagpaliwanag, hindi mo maintindihan. Nung araw, dahil ang technology po ay limitado lang, ang hirap po gumaling. Hirap, technically, mahirap maging isang advance, lalo na kapag ikaw ay nasa music min, singer ka, musician ka, ang hirap po. Kasi wala ka namang resources. Mga outsource lang na kung ano lang yung dumating. Pero dahil sa technology, natututo tayo. Madali na natin ngayon. Tandaan natin, the living word, ang salita ng Diyos, dapat po yan ay nananatiling buhay. Kasi talaga namang buong buhay ang salita ng Diyos. Kaya lang, nasa sayo kung paanong approach ang gagawin mo sa Word of God. Amen? Pangalawa po, sabi doon, the Bible defines as the light in our path. The word of life, no? Yan po ay light in our path. Sabi sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Amen? Ang salita ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya nga kapag nasa darkness moment ka, halimbawa, example na lang, ano ba yung darkness moment sa'yo? Yung relasyon mo, dati kang nag-break kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. Lord, this is my darkness moment of my life. I love him, I love her. But I'm failed, Lord. Ganyan, tatanungin mo sila, Lord, paano na ako ngayon, Lord? Di ba? Pero, kapag ikaw ay nagbasa ng Bible, marirevive ka. May magko-comfort sa'yo. Kasi, nabasa mo yung nabasa mo bigla yung Hebrew chapter 12 na kailangan palang let us run the race with the Lord. Magpatuloy tayo sa takbuhay nasa ating harapan. Nabasa mo yun. May enlighten ka ngayon, di ba? The Bible teach us, sabi to number one, the Bible serve as guiding light, illuminating the path before us. Yung po, yung Bible, the Word of God, yan po yung nagsisilbing liwanag sa atin, liwanag sa dilim. Yan yung pag sinabing illuminating po eh, napakaliwanag. Talagang kung meron kang flashlight na LED, madilim to. Naalala ko tuloy dyan sa project namin sa Ortigas, may isang abandoned floor. Dandun kasi yung ladder namin, yung aming mga gamit. Kailangan magpapabukas ka doon, madilim talaga doon. Tsaka talagang meron doon, yung gwardiya nga ayaw pumasok doon eh. Kaya pagpapasok ka talaga doon, madilim. Dapat may flashlight ka. Meron, kung kaya mong walang flashlight, nasa sayo yun. Ganun po, parang ang buhay ng isang Kristiyano, kapag wala ka sa Panginoon, ganun ka dilim, matahimik. Sabi nga ni Matt, nung Friday, sabi niya, nakakabasag yung katahimikan. Kasi dati siyang ispa eh. Pero, abandoned floor. Talagang parang pag pumasok ka, mararamdaman mo iba. Pero, bilang isang Kristiyano, no, sa atin, mararamdaman mo lang naman yung dilim kapag wala ka sa Panginoon. He is the lamp of our feet, the light of our path.
Di ba? Yan ang nagbibigay, nag-i-illuminate sa ating buhay kapag nasa darkness moment ka ng buhay mo. Yan ang importante na maintindihan natin na ang Bible, yun po ang goal to reach us. Kunin tayo sa dilim. Dalhin tayo sa liwanag. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Number two, the scriptures gives us wisdom to seek the divine light that dispels fear and provides direction. Siya ang nagbibigay tanglaw talaga. Yung wisdom ng Lord, part po yun. Binigyan ka ng wisdom ng Panginoon para do the right thing. Para ikaw, hanapin mo yung liwanag. Kasi minsan kapag sa Kristiyano, nagkaroon tayo ng pagsubok, problema, nananatili na lang tayo doon sa nagpa-isolate ka, ayaw mo makipag-usap, lumalayo ka. Kasi feeling mo, ikaw ay nawawala. Nawawala ka dun sa akala mo, inapi ka, maraming nangyari sa'yo. Pero as long as the Bible ay nandiyan dyan, china-challenge tayo, tandaan po natin yung mercy, yung divine light ng Panginoon ay nandiyan dyan. Hindi naman po nawawala yun eh. Nandiyan dyan para po yung takot mo maalis. Amen? Kapag natatakot tayo, kailangan lang naman natin ano ang kailangan gawin kapag natatakot. Mag-pray. Amen? Kailangan manalangin ka na, Lord, tulungan mo ako. Without you, I'm nothing. Naman yung totoo doon. Para maranasan natin na ang pagkilos ng Diyos, maibigay sa atin yung tamang direksyon. Ang Lord naman ang magbibigay sa atin ng proper direction kung saan talaga tayo. Bibigyan kanya ng wisdom, kapatid, kung saan ka dapat pumunta. Nandyan po yung kanyang divine light. Hindi po na walang bayad yung divine light. Ito, may bayad to eh. Per kilowatt bayad dyan. Pero sa Lord, wala. Amen? Kaya nga nauso LED, magastos po kasi yung bulb. Kaya ngayon, yung LED matipid kasi electronic na siya. Number three, the Word of God offers clarity in moments of despair and it brings hope in times of confusion. Nagbibigay ng clarity. Amen? Sa professional audio, yun po yung binabayaran, yung clarity. Amen? Naiintindihan nyo po yung salita ako, di ba? Hindi naman ako ngongo, pantay lang, may low mid day ako, ganun po. Ang Lord, mas palilinawin niya pa yun. Ikaklaro sa iyo ng Lord na, anak, ito gusto ko mangyari sa iyo. Kasi minsan, kapag nawawala nga tayo dun sa liwanag, hinahanap tayo ng Lord. Ang problema tayo, hindi natin siya hinahanap. Paano natin makikita yung pag-asa kung hindi naman natin nahanapin? Amen? Hindi naman yan, hindi yan makukuha sa maghapon eh, na tatambay ka lang, nakaupo ka, nagmumukmuk ka. Hindi po. Kailangan hanapin mo yun. Kailangan yung confusion na, Lord, paano kaya? May pagkakataon, naku-confuse ka. Lord, paano kaya to, Lord? Ano po kaya pwede kong gawin? Pero ang Lord, bibigyan kanya ng wisdom. Bibigyan kanya ng time na mapag-isipan mo, kaklaruhin sa iyo ng Lord, i-clear sa iyo ng Lord. Lord, na sasabihin niya sa iyo, anak, mahal kita. Ayaw kitang mapariwara, ayaw kitang pumunta dyan. Ayaw ko na mangyari sa iyo yung nangyari sa iba. Kasi mahal ka ng Lord. Kaya nga po, magkaiba talaga yung trials at problem. Trials, binibigay ng Lord. Yung problem, ikaw gumawa nun. Kasi may mga narinig kang advice, kaya ko yan. Sasabi-sabi ka pa ng God's will. Eh, hindi nga God's will eh. Kasi nag-failed. Nag-decision ka in your own. Na-confuse ka, gawin ko na lang to. Nandiyan naman si Lord, patatawarin ako. Kaya, ending problema. Ganun po yon. Kaya, the Word of God offers clarity. Nag-o-offer siya sa atin ng klaro. Hindi siya mag-o-offers ng hindi mo maiintindihan. Bumubulong yan sa tenga mo eh. Ito gawin mo. Anak, ito gawin mo. Kaya lang ikaw, ayaw ko makinig. Wala akong naririnig. Di ba? May ganun. Pag nagkakatampuan yung magkasintahan, wala akong naririnig. Nagsalita na salita yung lalaki. Wala akong naririnig. Kasi nagtatampo. Pero ang Panginoon, never niya tayong hindi pinakinggan. Nalinaw pa nga eh. Kaya lang, matigas talaga lang ang ulo ng mga Kristiyano. Hindi sila nagpapasakop dun sa liwanag. Gusto lang nila yung, sa tingin nila, maliwanag sa kanilang pansariling kaisipan. Magkaiba po kasi ang wisdom natin at ng Diyos. Amen?
hindi natin kayang isipin ang iniisip ng Diyos. Point number 3. Mabilis lang tayo, no? Amen. Sabi doon, the transformative power. Amen. Naniniwala po ba tayo na God will transform us? Amen. The word of life, the word of God will transform us. Bakit? Kaya po tayo nandito ngayon dahil lahat tayo ay na-transform na from sinner, 'di ba? Liligtas tayo ng Panginoon. Inalis niya tayo dun sa dating tayo, yung dating ikaw. Nilinis ka ng Panginoon, dinala ka, binihisan ka niya ng panibago. Sabi doon, Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. We transform us. Kaya po yung buhay natin, tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin. Well, Lord, dati nangangayayap ako ngayon dahil tinransform mo ako. Yung XL, masikip na. Dati po ako medium, ngayon large na. Amen. Ibig sabihin, hindi ka nagugutom, kapatid. Panayang kain mo na nung araw. Patingin-tingin ka lang ng ganun. Pero wala ka naman pambili. Sabi nga sa kanta ng Yano, patingin-tingin, hindi naman makakain. Yan ang sabi. Pero, ang sabi ng Panginoon dito, kailangan, para tayo ay mas matransform, dapat, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Amen? Huwag nating, baba, Kristiyano ka na, born again ka na, alam mo na yung katotohanan, nakalaya ka na, tapos, later on, nagkaroon ka ng mga problema, na ikaw rin naman ang gumawa, tapos, ngayon, umaayong ka na, imbis na umaayong ka pa rin sa Panginoon, lumiko ka na, umaayong ka na, nag-wrong turn ka na, pumunta ka na dun sa mga bagay na alam mong hindi ka aya-aya bilang isang Kristiyano, ikaw na yung yumakap sa mundo, paano po patatransform? We already transform. Kapag inaccept mo si Jesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, transform ka. Kung tunay na tinanggap mo, kung tunay, amen. Pero kung ikaw ay bumalik, corny maging Christian, hindi bawal manood ng sinitaw sa mga ano dyan, conservative. Bawal mag-party, yung gagalo, kahit kalikat ko lang namang ginagalo ko, bawal, marami daw bawal. Pero alam nyo, ang tinetest kasi tayo ng Panginoon eh. Sabi nga doon, you will be able to test and approve what God's will. Kailangan kasi i-test mo eh. Kung babasahin niyo yung Genesis, grabe nga yung test kila Sarah tsaka kay Abraham, di ba? Hindi nga sila magkaanak eh, pero may nabasa ka ba dong kahit isang passage na verse 2, nainip si Abraham sa paghihintay na sila ay magkaanak. Siya ay 75 years old na. Ayaw na niya. Wala ka mababasa. Patuloy po siyang naghintay. Bakit? Hinihintay kasi niya yung kalooban ng Diyos para sa kanilang mag-asawa. Amen? Kaya sa atin po, kailangan hintayin natin yung perfect timing ng Lord. Huwag ka magmadali. Kasi tinetest ka ng Lord kung hanggang saan mo kayang hintayin yung para sa'yo. Amen? Dadating yung panahon na yon na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Relax ka lang, sabi ni Lord. Kasi maraming Kristiyano ngayon, hot, masyadong hot. Pero pantang uli, pag nandyan ha, Lord, parang mali yata yung prayer ko ha. Kasi hindi naman talaga yun yung desire ng puso mo, kapatid. Desire ng ibang tao. Sabi doon, the role of Bible in our life is to transform. Number one is to transform our lives. Yun ang goal ng Bible sa buhay natin. I-transform ka. Hindi ka itatransform papunta sa sanlibutan. Hindi yung kailangan yakapin mo yung sanlibutan. Tandaan natin, si Jesus, nagpunta talaga siya sa mga makasalanan. Pero si Jesus, hindi siya makasalanan. Nag-set siya ng example para sa makasalanan, para sila ay mapunta sa liwanag. Amen, ganon. Gusto niyang makapture yung mga tao, dalhin sa liwanag, yung mga makasalanan. Kaya nga sabi niya, dumating ako para sa makasalanan, hindi sa mga mababait na. Yung mga mababait, dyan na kayo. Pupunta ako dun sa mga nasa
laylayan, yung nando sa mga underground para sila ay kunin ko. Sabi to, number two, part ng role ng Bible sa buhay natin. Nourish our souls to renew our minds and heart. Yun naman po yun, nire-renew niya, binibigyan niya tayo ng maayos na kaisipan, yung puso natin inaayos ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ng salita ng Diyos, not by power, not by mind, diba? Nor by power, but the Spirit says the Lord. Hindi natin magagawa kung wala sa Panginoon. Kaya po ang Bible nagno-nourish. Kung ang mga anak natin, diba, baby dati yan, ano bang kailangan natin gawin para sila ay lumaking malusog? Siyempre, papakainin mo ng masusustansya ng mga dapat na ipid ng isang baby hanggang siya ay maging toddler, maging kids. Ganon din po tayo. Sabi nga ni Paul sa salita niya, nasanay kasi tayo sa mga pagkaing sanggol na hanggang ngayon, sanggol pa rin, lugaw. Kaya hindi ka nag-i-improve. Kaya dapat mga solid food na para manourish yung ating isipan at ating puso. Pangatlo, it calls us to a higher standard, challenging us to align our lives with God's will. Amen? God's will pa rin. Kailangan, pag tayo ay tinatransform tayo ng Lord, para maging iba yung standard mo. Hindi naman yung magdi-discriminate ka na kapag may non-Christian, hindi ang Christian, daw sasama, hindi po yun. Ibig sabihin, nilalagay ka ng Lord sa kanyang standard. Iba po kasi ang standard ng tao sa standard ng Diyos. Amen? Kung may standard dun sa iba't ibang lugar, iba rin po ang sa Diyos. Kaya, ang nais ng Lord, tinatawagan ka, inaanyayahan ang lahat na tayo ay mapabilang bilang sa isang mga higher. Yung mga nandun tayo sa standard. Sa tandaan natin, we are Christ ambassador. Amen? Lahat ng Christ ambassador. Amen? Tayo po ba ay Christ ambassador? Ano po ba ang trabaho ng ambassador? Halimbawa, embahada ng Amerika sa Pilipinas, anong trabaho? Ano ang role ng embahada? Diba? Kapag may problema yung kanuri ito, pupunta doon. Ay, na-appy ako nung ano doon, isang Pilipino doon sa government official. Ang gagawin ni embahada, tatawagan yung ano. Oh, ba't yung na-appy si Mr. Oh, parang ganon. Ngayon, bilang isang ambassador ni Christ, ano ang ipagtatanggol mo, kapatid? Ano ang idedepensa mo? Yung Word of God. Amen? Kaya, napakahalagang challenge yon sa atin na ipakita natin sa Panginoon na, Lord, in your perfect time, in your perfect will, I will follow. Gagawin ko lahat. Lord, kalooban mo. Doon ako susunod. Hindi kalooban ng sino man, kalooban mo. Number four, it teach us to be transformed into vessels of love, grace, and compassion. Grabe, vessels of love, grace, and compassion. Ganun po yung gustong mangyari sa atin ng Lord to transform us. Bilang isang magkaroon tayo ng yung ating pag-ibig, yung grace, yung compassion, mangyari sa atin yun. Maiparamdam sa atin yun ng ating Panginoon. Gusto niyang ituro sa atin yun para pag natutuhan natin, ituro naman natin sa iba. Kaya po sa umagang ito, meron lang po ako sa inyong apat na iiwanan. Dahil po ngayon, Bible Month, sabi ko nga kanina, halos lahat po ng churches ngayon sineselebrate ang Bible Month. Sabi doon, as we celebrate this special month dedicated to the Bible, let us and always remember to. Kailangan natin itong tandaan, mga kapatid. Lagay natin sa puso natin. Sabi doon, number one, carry the torch of God's Word. Laging hawak, hindi itatago. Pakita mo na Christian ka. Ano naman, kung sabihan kang Cory, kami nga, sinasabi, kayo yung mga born again, palakpak. Ano naman, bakit? Hindi kami nahihiya. Pupunta kami sa iba't ibang religious group dahil sa trabaho namin. Hindi kami nahihiya. Alam din ng pari doon na kami ay born again. Pinapakilala kami. So lang namin pakita yung aming torch. Kasi pag ikaw ay Christian, hindi mo ginagawa dapat yung ginagawa ng sanlibutan. Kasi ambassador ka nga. Number two, walking with Christ every day. Amen? Tayo po ba'y naglalakad? Kasama natin si Kristo. Nakikita sa'yo yan. Kahit galit ka na, pinipilit po pa rin kumalma. Kahit na, di ba, ang hirap eh. Number three, read and meditate, especially God's Word. Nasa mo, mag-meditate ka. One verse, meditate ka. Number four,
living in word of life. Amen? Mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Yun naman yung pinangako sa atin ng Panginoon. As long we live, di ba, in Christ, sa kanyang salita, meron pong pagpapala, meron pong babalik sa atin. Meron pinangako ang Diyos sa atin na special. At malalaman lang natin yung kung tayo ay nanatili, nagtagumpay tayo, nakarating tayo dun sa finish line, sa hangganan. Sa ngayon, hintayin natin, gawin natin to. Carrying the torch of God's Word, walking with Christ every day, read and meditate God's Word, living in Word of Light. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Patawarin mo nga kami minsan, Lord, kung hindi kami nagkakaroon ng time to spend to read your word. Kami nagkakaroon ng time to meditate your word. Lord, patawarin mo rin kami kung minsan masyado kami busy sa aming mga trabaho, sa aming mga pamilya, hindi na namin nagagawa yung mga dapat namin gawin, Panginoon. Tulungan mo kami, God, as we celebrate, Lord, the Bible Month, na hindi lang ngayong buwan na to namin gawin na ang pagbabasa ng Bible, pagme-meditate, kundi every month, every year, every day, Lord. Karoon kami ng time, minutes, na magpagbasa. Kami ay ma-inspired sa lahat ng mga magagandang quotes, mga passages, Panginoon, na nandito sa Bible. Salamat, Lord. We pray, patuloy mo kaming i-bless. Kami ay manatili, God, na sa iyong kalooban, hintayin namin kung ano yung para sa amin. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na someday ang salita mo ay hindi lamang, Panginoon, mahinto, kundi ito ay magpatuloy, Panginoon. Ito ay ma-share din namin sa iba, sa mga kapamilya namin, mahal namin sa buhay, at sa mga mahal namin, Panginoon, na kaibigan, ka-office mate, mga katrabaho. Salamat po sa araw na to. Gabayan mo nga kami. Sa iyo lang namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming buhay. Gawin mo kaming isang maningning na tala, Panginoon, tanglaw para sa iba na nandun pa sa kadaliman. Salamat, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. God bless us. Good morning. Na-bless po ba tayo? Amen. Tayo po ay dadako na sa tithes and offering. Inaanyayahan ko po uli kayo na tumayo. Pwede po ba? Malakia 3 verse 11. Ibigay ninyo ng buong-buo ang iyong mga ikaupo upang matagunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayun, maaari na po tayong magkalaok. That we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Help me out now. Here we go. Pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you when you give. Tayo po ay manalangin. Lord, una po sa lahat, nagpapasalamat kami, God, sa kabutihan mo sa amin sa buong maghapon, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, na lumipas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa patuloy mo kaming iniingatan, sinasamahan, Lord, kung saan man po kami pumunta, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami hinayaan, pinabayaan, Panginoon. Yung bagkos yung provision mo, Panginoon, sa amin is patuloy na nandyan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil sa alam namin, Panginoon, na kami po ay, kung mananatili kami, Panginoon, sa iyo is patuloy kang nandyan para sa amin, Panginoon.
Maraming salamat, Lord God, sa mga kalakasan, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, na patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, pa na ipagpatuloy namin yung buhay namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na yung kami, Panginoon, yung buhay namin is magamit namin, Panginoon, sa ikalalago ng yung ministry, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging manatili, Panginoon, sa yung presensya, Panginoon, hanggang sa uli. Lord, dalangin namin, Panginoon, yun sa mga nagbigay, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, mga trabaho nila, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na kayo po yung maging mahayag, Panginoon, sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon, yung buhay namin na maging magandang instrumento, Panginoon, sa mga tao na kakasalamuhan namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na pagpalain mo po kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, upang makatulong kami, Panginoon, para sa ikakalaganap ng iyong ministeryo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin and welcome sa ating pananambahan. Salamat po sa Panginoon dahil pinili nating sumamba sa ating Panginoon sa araw nito, bagamat talagang nakakapag-struggle kanina kasi, di ba, napakalamig ng umaga at ang hirap bumangon. 6 o'clock pa lang, sabi ko, naku, ang dilim pa. Pero salamat sa Panginoon dahil nagtagumpay tayo at tayo ay naririto upang sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga leaders na tumayo ngayong araw na ito. Sa ating call to worship, si Monica Fernandez. Scripture reading, si Myrene. And call to offering, ang kanyang mami, no, si Cathy Venus. At ang speaker for today, si Pastor Vlad. Family, no? Venus family. Okay. And then also, ang ating praise and worship team, song leader, si Monica Fernandez. Ang backup niya ay si Vanessa Asas. Ang guitarist, si Joseph Taton. Bassist and keyboardist, dalawa, Jermaine Taton. And drummer, sa ating drummer boy, si Jasper Taton. At ang devotion natin kaninang umaga before ng service ay si Vanessa Asas. Yan. Okay. Church activities natin, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Okay, Youth Connect, Saturday 5 p.m. Sa mga boys na pinapangunahan ng ating leader, si Pastor Vlad. And then Sunday before ng service, sa girls naman. Si Ate Lea ang ating nagtuturo dito sa mga bata. And then Children Sunday School, Sunday 3 p.m. Pero mamaya po ay wala tayong Sunday School kasi para i-give way yung ating Pastors Workers Fellowship dito gaganapin sa ating church mamaya pong 2 p.m. Okay. So, ang sponsor natin next Sunday ay si Vanessa Asas. Yan, para sa mga bata. Okay. Happy, happy birthday ngayong January 28. Si Samantha Donton. Happy birthday. At balita ko mamaya siyang hapon magse-celebrate ng kanyang birthday. So, yun lamang po ang aking announcement at magandang umaga po sa ating lahat. Naiyakan ko po ang lahat na tumayo sa ating closing prayer. Amen. Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa ginawa mo sa amin. Sa simula ng aming service hanggang sa mga oras ito. Salamat din sa pagsama mo sa amin. Salamat sa aming pag-aawitan, sa mga salita mo na aming narinig. Salamat, God, sa mga inspirasyon na patuloy mong dinudulot sa buhay ng bawat. Salamat, Lord. Even sa mga blessing in everything, Lord, that we have. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin ko nga sa magdaraan muli na week sa amin, this week, samahan mo nga kami, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, mga estudyante na makakaranas ngayon ng mga exam.
mga assignments, mga projects, Lord, ingatan mo sila at samahan, Lord. Maging sa amin na mga naghahanap buhay, tulungan mo rin kami, God, to spend time na mas yung aming ginagawa ay mas mapabuti pa namin para sa aming pamilya. Ganun din sa mga anak namin, mga magulang, mga nanay at tatay na nandito ngayon, ingatan mo sila, God, sa kanilang kalusugan. Patuloy mo silang bigyan, Lord, ng maayos na pahinga. Sila ay magkaroon, Lord, ng time na makapag-unwind, lalo na yung mga senior citizen na nakakaranas din ng mga sakit. Lord, we pray for them. Patuloy mo silang pagalingin, samahan mo sila, ma-enjoy nila ang buhay na patuloy na naglilingkod sa inyo. Even si Nanay Nene, Lord, salamat din sa kanya dahil kahit na may sakit siya, nakakapag-mensahe pa sa amin. Pray for her, Lord, na patuloy mo siyang samahan sa mga gamot na kanyang iniinom. Ito'y gamitin mo instrumento para sa kanyang mabilisang paggaling, Panginoon. Salamat po, even sa amin, yung mga anak namin, ingatan mo rin, layo sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Maging sa lahat, God, ng bumabiyahe, nagkukommute, sumasakay sa motorsiklo, sa mga four wheels, ingatan mo, Lord, ang pag-alis namin sa aming tahanan, gabayan mo kami hanggang sa pupuntahan namin, hanggat makauwi muli kami ng ligtas sa aming mga tahanan, makapiling namin yung aming mga pamilya. Lord, we pray din, God, sa aming church, sa aming local church. Guide us, Lord, from our senior pastors, kanyang family, ganun din sa amin, sa CMT, Panginoon. Maging ang lahat ng ministry, Lord, na aming ginagalawan, Lord. Bless us, God. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin. Punan mo. Alam namin kung may mga wala, Lord, Ikaw ang magpupuno nito. Give us wisdom every day, Lord. Sa lahat ng aming decision, Panginoon, yung kalooban mo ang masunod, hindi yung sa amin. Salamat po. Pagpalain mo kami, maging God yung mga kaibigan namin na nag-o-open sa amin. May mga problema sila. Mga kamag-anak namin, loved ones na mayroong mga problema. Lord, tulungan mo kami gawin na maging isang tanglaw para sa kanila. Na sila ay dumaranas ng dilim sa kabuhay nila. Wala silang makausap. Pero Lord, bigyan mo kami ng wisdom para maging sa amin lang, God, maging instrumento kami para sa kanila. Na someday, makasama namin sila sa paglilingkod sa inyo at tulungan mo din kami, God, na maging magandang halimbawa sa iba, sa mga kapitbahay namin, sa mga nakakasalumuha namin everyday. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Gabayan mo nga kami, God, maging sa lahat ng plano namin sa aming gawain, lalo-lalo na yung aming desire na maipagawa yung second floor. Lord, hindi ka namin nililimitahan sa kaya mong gawin. You are the great provider. You are the creator of everything, God, sa lahat ng meron na dinadanas namin. Ikaw yun, Panginoon. Kaya, God, naniniwala kami someday mapubuo muli, mabubuo ito, matatapos ito. At kami, God, ay isusupresahin mo. Hindi namin nililimitahan, Panginoon, yung magagawa mo. Hindi kami, God, umaasa kung kanino man. Ikaw lang yung aming inaasahan. Alam namin, gagamit ka ng instrumento para makumpleto ang proyektong ito. Salamat po. Gawin mo kaming torch, God, sa lugar na ito, sa community na ito. Bless mo ang NCAF na kami, God, ay maging tanglaw para doon sa mga tao na nangangailangan ng liwanag sa kanilang buhay. Salamat. Purihin ka. Guide us, Lord, as we depart, Panginoon, sa lugar na ito. Ma-enjoy pa rin namin ang fellowship sa bawat isa. Ingatan mo kami, makarating kami sa aming tahanan na dala ang pag-iingat mo. Sa lahat ng gagawin namin, even sa activity namin mamaya sa mga pastors, Lord, bless us. Lahat ng gagawin mo, Panginoon, Ikaw yung unang napaparangalan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat. Patuloy ka namin tinataas. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless us all.